Good evening po. So, andito po tayo ngayon sa bus ng ating tropa ng Philippine Navy kung saan kasama po natin si Sir Ensign Ramirez, no? Ayan. So, napakatikas, no? Ayan, sir. Sir, ano po yung naging participation natin dito, sir? Dito sa EDSA po kasama ang ating Philippine National Police, sir. Naging participation ng Philippine Navy is tinulungan namin yung PNP para i-enforce yung tinatawag na civil disturbance management in case na magkaroon ng mga lawless violence to maintain the peace and order. Kung i-compare natin, sir, yung ngayong situation ng pagkunita ngayon ng EDSA Revolution, kung i-compare natin siya, sir, ano yung masasabi mo, sir? Actually, ngayon ko lang na-witness talaga yung actual na EDSA kasi way back noon sa probinsya pa kasi ako, civilian pa ako, nanonood lang ako ng TV. Nakikita ko noon na napakadaming tao minsan na na-witness ko din may mga gulo hanggang sa kakarambulan yung mga law enforcement natin sa mga public. Pero ngayon, nakita ko naman, peaceful siya. I believe walang nasaktan. I hope na I encourage everyone na sana i-maintain natin to para yun nga, walang masaktan and may peace and order lagi para okay lang lagi. So ayan, kita nyo naman po, no, ito yung pinaka maganda sa uniform service, no. Kahit na nasa Navy, hindi lang po ang Navy natin nandito, dito rin po ang ating Bureau of Fire Protection na kung saan tumutulong po sa ating pagpapatupad ng peace and order po. So maraming salamat, sir. Sir, baka meron kang babati, sir, sa mga inyong mga pamunuan, sir. Sige po. Binabati ko yung buong organization ng Philippine Navy headed by our Vice Admiral Ade Luis S. Bordado, Philippine Navy. And sa lahat ng mga katropa namin na Andalo, Army Man, Navy, or Air Force, and even the PNP, ito ipagpatuloy lang din yung servisyo natin para sa bayan. Yun lang, salamat. Maraming salamat, sir. Thank you po.